si Miss Rosary Pagulayan. Good morning po. I-share ko lang po yung aking screen. Ano ba po sa inyong lahat? So, i-present ko lang po yung activities naman ng Health and Education in terms po sa pagbigay po ng ating mga updates para pagpunpo po sa ating mga rivers and dams. So, ito po yung location lang ng ating mga monitor sa limited river systems at dams po, no? So, mostly nasa listan po siya. Pero meron din pa tayong mga telemetry na rin yung other parts of the country. Okay, for the update of monitored dams, ito po kanina pong alas 8. Hello? Okay po? Audible po ba ako? Yes, ma'am. Opo. Ah, okay. So, okay po. So, okay, para po sa update ng ating monitored dams, so ito po ay elevation kanina pong alas 6 ng umaga. So, ito po, no, yung Angat Dam po, meron po siyang pagtaas ng 0.19 meters. Okay, meron po siyang pagtaas ng 0.19 meters from 193.68 meters na elevation niya kahapon. Ngayon po kaninang umaga ay nasa 193.87. Ipo Dam naman po ay nasa 99.77. Bahagya po siyang pagbaba ng 0.19 meters mula sa kanyang elevation kahapon. Ang La Mesa po ay may pagtaas po ng 0.11 meters na sa 78.24. Ang Amboklaw po ay meron pong pagbaba ng kanyang elevation 751.49 mula sa kanyang elevation na 751.84. Pero dahil patuloy po yung mga episodes, rainfall episodes ng Dinga at saka ang Buklaw na may pagbaba po ng 0.69 meters from its elevation yesterday. So, open po ang kanilang gates ngayon. Dalawang gates po in dams at 1 meter. Total gate opening is 1 meter for these two dams. So, lahat po ng tubig na pinapakawalan o pinapalabas po ng Dinga Dam ay nasasalo po ng San Roque Dam, which is at elevation 262.06. Meron pong bahagyan pagtaas ng 0.88 meters mula sa kanyang elevation kahapon. And for Mamoy, excuse me. Yes po. Medyo may kinalanggap po ng konti yung dating ninyo sa iba. Baka pwede niyong ilapit yung microphone. Okay. Thank you. Okay. Ito po. Wala akong matigil. Okay na po? Okay na? Okay na ma'am. Basta okay na po. So, yung pantabangan naman po, meron po siyang pagtaas ng 0.23 meters from 19491 yesterday to 195.14 as of 6 a.m. today. So, yung Magat po ay meron pong pagtaas ng 1.68 meters from 179.8 hanggang kaninang umaga po ay nasa 181.38 meters. So, meron din pong pagtaas ang Caliraya Dam ng 1.19 meters from 286.47 to 287.66. So dahil po, bukas po ang gate ng Dinga ang Buklaw, nag-issue po tayo ng tinatawag natin dam situationer, kung saan po ini-highlight po natin dito yung elevation niya. Ito po ay kaninang alas 8, so 751.28 meters. At ang Dinga naman po ay nasa 574.10. So still have gate opening na na-mention po kanina. So ito po yung areas na expected na likely to be affected. Ito pong barangay ang Buklaw in Bohol. At yung pong barangay sa Dalupirit at Sinugdan dito po sa Bukit. So although maliit lamang po ito, no, still ay pinapayuhan po natin ng ating mga kababayan downstream of Bukit. Baka po merong mga naglalaba o merong mga sightseeing along the river. So kung pwede po ay medyo tabi-tabi po muna tayo dahil hindi natin alam po kailan. Hindi lamang po we're not looking at just the discharge just from the dam, but meron din po tayo mga localized na pagbilang that could also increase yung elevation po ng ating kaibigan. And for yung assessment natin, forecast for the next 3 days, so ito po base po dun sa mga forecast based on rainfall from the available numerical model. So ito po yung mga forecast rainfall na pwede pong idulot ng ating nitong event na to. So although ito po ay for the next 3 days,
So gaya po nang na-mention ni Sir Cristelina, so pwede pong magbago ito. Kaya po, we are on a monitoring mode, although mapababa pa po sa kanyang ceiling elevation ito mga dams natin. But we are monitoring kung magkaroon po ng pagbabago ito mga forecast rainfall. So with this basin rainfall, so at elevation 193.87, kung hindi po mababago yung forecast nito, we are expecting 195 at the end of a 3-day period, ay ito po yung kanyang elevation, 195 meters. So at elevation, yung normal high water na is 210. To reach that, ang drop down will be needing 550 to 600 millimeters ng ulan for this event. Kung ma-reach po yung 210 meters na spilling elevation, it will be needing this much rainfall. So for San Roque naman din po, so at 262.06, 263 yung expected niya for the next 3 days. Considering na hindi po ito magbabago na po, so from yung normal high niya is 280, it will be needing at least also 550 to 600 millimeters to reach the 280 meter elevation. So for Pantabangan, so from 195.14 with this rainfall, forecast rainfall, it will reach, expected natin po is nato 197, which is way below its normal high water level. So it will be needing at least 260 millimeters ng pag-ulan bago po ma-reach ang 216. And for Magat, 20 to 30, so at this elevation, 181.38, kung ito lamang po ang magiging pag-ulan ni Julina, so expect po natin na sa 185. Pero gaya po nang sabi nga dito Sir Cristelina, I will reiterate this ano po. So ito po ay habang lumalayo po kasi tayo sa forecast, base forecast ay medyo lumalaki din po yung uncertainty. Kaya ito po ay ina-update natin sa ating mga dams for them also to monitor ano po yung responses ng ating po mga reservoirs pagdating po sa pag-ulan. At idudulot po nitong si Julina. So medyo sensitive po ang Magat, so at 190, para ma-reach yung 190 na normal high water na so we really need mga 60 to 70 millimeters lamang po ng pag-ulan. Very sensitive po kasi ang Magat, so malaki yung kanyang watershed pero maliit po yung kanyang reservoir. Kaya po madali siya makuha. So kung lalakas pa po dito and ito po, so it will definitely reach the 190 meter elevation. Okay, dahil po itong si Julina, meron po siyang mga expected din tayo na pag-ulan. So we have issued general flood advisories for these regions. For Region 7, Region 8, Region 10, 11, and 13. Yung pong ating mga multi-kilometer river basins natin, yung tinatawag natin PAPC or Pampanga, Agno, Bicol, and Cagayan River basins. Yung po yung nasa Luzon. Medyo nasa alert level pa po yung kanilang mga water level doon, kaya hindi pa po tayo nag-issue pa. They are also on a monitoring phase po. Kasi anytime pwede pong pagbago dyan itong mga rainfall, pwede pong itulog itong Julina. So, and with that, so pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan. So, ito pong in-issue natin ng mga flood advisories na po. We are looking at yung mga maliliit at medyo matatarik, medyo flashy type na mga ilog natin, ano? So be very careful dahil yun po yung ating nilalayan. Kaya po tayo nag-issue ng mga general flood advisories na ito. So anytime meron po yung mga localized thunderstorm that could bring excessive rain doon sa mga flashy maliliit na rain na mga waterways natin that could possibly increase its elevation kahit po dulot po nito mga ulan na to, including yung mga localized thunderstorm. And hindi po ibig sabihin ay yung ilog, ano, yung upstream, downstream, ito po yung gusto natin i-stress, ano, kahit wala pong pag-ulan dito po sa inyong, sa pinaka-downstream portion ng inyong ilog, kung meron pong pag-ulan, sa upstream, so pwede po kayong bahain in a matter of ilang oras. May mga lag time po yung pagbaba ng tubig mula sa kabundukan papunta po sa mga downstream o dun sa mga low-lying areas. So kahit po wala pong nararanasan na pag-ulan sa downstream, be very cautious din dahil baka po meron mga pag-ulan doon sa upstream most areas ng kailagan. Kaya po tayo nag-issue ng pag-ulan. Okay, and with that, maraming salamat po sa inyong
makikinig. Kung meron pong katanungan, andito po, open po ang ating linya, open po ang ating Facebook account, ang ating pong email. So kung meron pong katanungan, please do email us. So, maraming salamat po. Si Ma'am Horizon Chaser ng Happy Morning Show. Update lang po sa pag-asa, yung ano po ang kailangan ng paglaanan ng pondo ng pamahalaan. So maybe some of our key officials can share something regarding this question. Okay, ano ha, mayroon tayong mga projects na i-capacitate natin lahat ng ating river basins. Mayroon tayong mga problema patungkol dun sa flood forecasting. Tatayo tayo ng mga flood forecasting warning centers in the 18 river, major river basins. Hindi lang po yung 18 ang iniisip natin, hindi lahat ng mga basins, principal river basins, na medyo delikado pong tirhan yung mga lugar na yun. At sa outside of the 18 river basins, mayroon tayong unang gagawin doon sa Upland River Basin na magtayo din tayo ng flood forecasting and warning center. Na ito po'y kasama sa programa natin sa ongoing project. You know? At doon sa ating mga projects ay mayroon tayong mga pinupunduhan pa. Patungkol naman sa enhancing the capability ng ating monitoring facilities. Particular po doon sa yung tinatawag nating X-band radars na pinatarget po natin na doon sa 18 na river basins, at least sa isang river basin mayroong dalawa na radar, X-band radars, para po makuha natin precisely yung amount ng rainfall na pwede pong bumagsak sa isang river basin. Ang inuuna po natin, meron na tayong ito na ongoing na installations of X-band radars. Ang karamihan nitong tito na to ay nasa Mindanao. Merong tayong sa Visayas, dalawa sa isa sa Kabangkalan for Ilog-Hilabangan River Basin. Mayroon tayo for Panay River Basin, mayroon po tayo dito sa May Isabela. So pito po yung nauna. At ang ating Cagayan de Oro River Basin ay kasama po sa programa ng na JICA funded po yan. Approved na po sana yung project na yan, kailangan hindi ma-implement pa dahil nga na apektuhan itong ating nararanasang pandemya. So mayroon tayong mga iba pang mga pinaghahandaan capacitating our marine meteorological weather forecasting na magtatayo din po tayo ng mga facilities para po maobserbahan natin yung alon na pwede pong makaapekto sa ating mga naglalayag at mga fishermen. Yun lang po ang ating mga major na tinitingnan nating project na pwede po nating mapunduhan pa yung iba.